10 seconds remaining. 5 seconds remain. Dire team ban. Fanatics turn to ban. Dire team ban. Turn to pick. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Remaining. 5 seconds remaining. Fanatics turn to play. Disruptor. Seconds remaining. Dire team pick. Spirit. Ten seconds remaining. Fanatics turn to back. Ember spirit. Lagerla. Ha. So, yun nga po mga. Welcome back mga sir, dito sa Quinix page again. This is our coverage of 1 Esports Dota 2 C League. And powered by IO Esports. Game to na po tayo ng Fanatic versus New Esports. Parang ang dami kong esports na sinabi dun sa... Fanatic Esports versus New Esports. 1 Esports Dota 2 C League powered by IO Esports. Ang aking game 2 Fanatic versus New Esports. So ano kami? Kami ang magiging kaso nyo for this game. This village. And ako si Dan Esports. Dan Esports. And Paul Baling, uploading na po. Wait lang po. Ina-upload na po. Yeah. Ay, ayan. So Fanatic. Ano? Ayan, meron na. Yung game 1 di pa na ano, no? Ongoing pa rin? Ongoing pa rin guys yung game 1 tsaka game 2. So, chill lang kayo. Kailan mo nata ito, Pilaj? Tropa mo ba yan? Sino ba yan? Then Manalili. Sino yan? Miss you Pilaj daw eh. Hindi. ay, baka mamaya. Hindi ko kilala. Pero shoutout sa'yo, sir, Den. Ayan. Tama. Shoutout sa'yo, boss. What up? Good evening po. Ha? Evening na ba? Oo. Tama, sakto. 6 na. 6 na. So, diba, ito. Turo ng mga ating teacher. Pag 6 na nung, nung ano, eh, past 6 na, good evening na daw. Good evening. Tama. So, ito. 3 bans. Natawa ko. Bakit? Ano ba tayo mo? Relax ka lang, sir. Kalma ka lang. Nayaya mo na, nayaya mo na. Ano naman yan eh? Okay po, thank you. Wala kang problema. Opinion naman ng, ano yan eh. Ama siya. May ano naman tayo, free speech. Ha? Ha? Uy, wag. Anong... Seryoso ka?
Grabe ko nga ron. Bakit? Bakit? Galit ka na naman. Relax ka lang. Uy! Eto. Shardo kay Conrado Gumapak Roa Jr. Pa-shardo sa mga poging sa mga pagong. Ay, hindi pala po. Poging? Grabe nga naman. Pagong. Wala ba't tiwala? Irvin Ferrer. Best up to ba to, boss? Yes, no, yes, man. Lahat po nung cover natin ng IO Esports, ano, na group stage. Group stage. Puro best of two po tayo. Mm. And then yung pinaka-finale natin, I think what that would be a week long, yung main tournament mismo, yun na po yung mga best of three. Week 3 na ito yun, ano? Week 3, oh. Then last day ito. Tapos yung week 4, magsistart ng July 9. Okay. July 9? Ah, July 9. Ano ba ngayon? Ah, July 5. Ay, oo nga pala. Ito nga pala ngayon. July 5. Wala pa kasi. July 5. Shoutout kay David Brien, no? Lagi nanonood dyan dito. Oh, bagong gupit. Masyado nang makapal yung buko nung nakaraan. Eh, wait lang. Shoutout daw kay, kanina ko pa nakikita to. Shoutout daw kay Dennis, Diana, ayan, Diana Ravel, and sa pinaka-cute na baby, Ayana ng Sydney, Australia. Ayan, shoutout sa mga taga-Australia. Kailan po magkakaroon ng tournament Europe CIS? Sabi ni Eugene, meron daw may niluluto. We play push ka season 2 daw. Sir na pledge na miss. Kapo di ba na kapon? Kapon kami. Carbonara. Eh pa third pick. Fuck. Mga bans nila dito. Parang puro corner na halos eh. Sa kabilang side kasi puro corner sa Fnatic eh. Ano kaya to? Babawi ba yung Mirana niyo, no? Hindi, sa tingin ko, hindi na to Mirana, ano? Oo, kuya DJ na siguro to? Oo, mahirap na kasi mag-Mirana sa ganyan draft. May pa, ang daming panghuli, oh. May Pac, then may Ember, plus pag puro lip yung ginawa mo, may Glimpse, back, diba? So, mukhang ano to? Mukhang, hero na ito ni DJ. Yung Mirana. Then, siguro, possible na Ember, ay ano, Vengeful, mid. Pero since nag-Luna sila, mong post 5 na to, Luna, para malakas ako. John Brian Macarubo, Boss Village, hindi team puyat. Ay, wala tayong pagpupuyatan eh. Diba? Sa, kaya nga eh. Ang hirap kaya, mag-adjust. Hindi kasi dapat gantong oras pa lang tulog ako eh. Gantong oras tulog pa talaga ako. Yung body clock. Oo. Tapos gigising ako na rin. Anong pinaka-late natin na cast nung sa Beyond Epic? Ay, yung pinaka-maaga. 8 o'clock, hindi ako nagka-cast dun eh. Yung 11, susunod nun, 11. Oh, 11. Oh, so gigising ako around 9 p.m. pa. Diba? Ngayon, kaya nga medyo napapapikit-pikit tayo eh. Pero shout syempre, powered by Red Bull naman ako eh. Shoutout sa Red Bull. Losauro. Okay. Ayan. Shoutout kay Jonathan Losauro. Ayan. Op, alam mo na, Eugene? Yung kay Mark? Ayan, alam mo na yan, Gene? Bakit? Eh, ba't nakapag-comment pa? Sino? Hindi, yun o. Tututu. Ah, okay. Oh, paki-ban. Paki-ano mo na yun. Ban. Ah, parang ano pa. Ang pagkakakala ko, yung Mark Junella, sabi ko, bakit ganun? Wala naman. Ano. Hindi, ito. Nakita mo pa ito, Eugene? Nakita ko. Ano pala niya? Ba't ganun? Kita pa rin. Hindi lang siya nag-re-re. Ah, okay. Holy moly! Shoutout kay ito, JM Juralbal. Birthday niya raw po ngayon. Okay. Tsaka kay Ator Sar... Eh, Carmencita. Si Paolo Rivera, what up? Eh, ito, pinag-uusapan lang natin kanina. Ah, Brewmaster. Brewmaster na. Shoutout sa Lupon OPM na di ako makasali. Di pa pala event to win. Oh, hirap din. Wala na rin kasi kaming ano, slots eh. So, may possibility na ano to? Ember carry kaya to. Pero, sa tingin ko may possibility na ano to? Pack 4? Disruptor 5, pack 4. Oo. Oh! Uy, dum ni Ait. Ait dum. Pwede yan. Pag nakakalabit niya yung Ember dyan, sure ball talaga. Kahit wala na yung dum. Kailangan mo lang dyan yung silence at yung mute eh. Kumbaga laning-wise, okay siya against Ember carry kung magdi-decide sila Ember carry to. Kaso tatapatan mo yung Doom? Ah. Mahirap yan. Pagdating ng ano, pagdating mid-game. Dito, mauna mag-level 6 yan eh. Kumbaga may maganda. Kaya nga mag-solo lane yan eh. May maganda silang ano dito. Kumbaga combo.
swap into Doom, di ba? Para hindi na masyadong mahirapan si Ice makapag-cast ng Doom kung sakasakala. Swap to Doom lang. Saan tayo, uwi mamaya? Ah, mag-uwi? Uwi kayo mamaya? Oo ko dito, nag-aaya eh. Ah. Masa lang yung mahal kasi yung pamasakay. Grab tayo. Kaya nga. Mamaya. Anong next series, sir? Teka, ako natitingin. Neon yung ano. Next game natin. Neon Esports baka naman. Neon T1. Nasa YouTube na po ba replay ang TNC? Check mo nga, Eugene. Ah, game thing na una? So, ano, game to daw yung nauna, guys. So, hintay lang kaya. Doom mid daw. Ay, sa Steamboy Roulette. Tingnan natin. Meron mong malaban na ano to, na Doom mid. Hindi pasok sa playstyle ni Moon. Para sa akin. Oo. Shoutout daw kay Jeff Red Bitoy. Ayan. Tsaka sa asawa ni Chucky Montinola na si Evelyn P. Oh, shoutout kay Stephen Ortega, nagbigay ng 25 stars. Thank you, boss. Thank you very much, and stay safe din sa'yo, boss. Boss Edmona, uwi ka ba San Pedro? Uwi sana ako, kasong mahal ng pamasahe. Wala pang bus eh. Tapos kung mag-grab ka. Eh, Ayala, sure ba yun? Dad, nakikita ko parang sa EDSA wala pang pa-bus. Walang bus eh, sa EDSA. Ito nga, di ba? Nagbabike nga ito sa EDSA. Hindi, joke lang. Hindi ka pa lang maabot doon. Then, nung nakara, tinignan ko sa EDSA. Wala. Wala pang bus. Mahal ng pamasahe. Walang iya. Yung, wala, grab, pag ganun, yung grab ko papunta, parang nasa 800. Hindi mo ako mapapagasos ng gano'ng kalakihan. 800 papunta sa Laguna? Oo, pauwi sa amin, 800. Samantalang 75 lang yun. Hindi, magkala ba nagagastos mo pauwing Laguna? Sandaan. Sandaan lang? Hindi, 200. Sandaan lang. Hindi, pagpauwi lang na pagpawang. Pauwi ako, isandaan lang. So, ilang biyahe ka na? Ilang biyahe? Isang jeep, tsaka isang bus. Ay, tapos magdating lang sa kanto namin. Saan ka mag-jeep? Ano? Hindi, palabas dyan. Tapos pa EDSA? Tapos pa, jeep ka pa EDSA. Tapos magbabas ka. Anong sasakay mo, bus? Papasita. Ah, Ogre okay. Magi! Ay, lalakarin mo na lang yun? Pagbaba doon sa yung ano? Na-jeep pa niya sa Alchemist! Okay. Inago ko 23 sa wage, yun lang. Alchemist. So, teka. Mid lang to? Vengeful? Mid Vengeful ata to. Piling ko mid Mirane. Oh, mid Vengeful na. Mid Vengeful. Then, bakit? Ano yun? Anong gagawin? Ba't yun? Hindi ko nakakita yung ganun ba kaliit yung chance nun? Paano naging... Na naman? Pumull up na naman ng ganito. Minsan nakakainirita na rin yung vengeful spirit eh, no? Kung kalaban mo sila. Hindi nakakairita sa skill set niya. Makakairita kasi hindi mo alam yung position niya. Katulad niyan, di ba? In-expect natin yung, you know, vengeful, pwedeng mag-support yan. And then, of course, kung DJ magmimira na. But last week, Ogre, trippings nila yun. Tatang magagawa. Diba? Pero parang gusto na lang ganyan dito, ibabuff lang si 23 Savage. Ibabuff ng vengeful. Then yung Ogre Magic. Daming buff, di ba? May Vengeance Aura na. Actually, hindi paloko yung sinagot ni Dan na trip nila eh. Actually, mind games talaga ngayon eh. Dahil nga, di ba? Kasi. Galing ka kasi sa Hersa. Sinong pangalan nun? Shoutout pala yun kay Brian Gutierrez. Hindi, babakapan ko lang. What we mean is, 411 kasi. From 411 to 232. So, nakita nyo naman yung bans kanina na, ano, nung bago natin na-discuss. Yung second phase ban, yung 3 ban, sobrang sikip nung carry. Talagang literal, ubusan ng core heroes eh. Ang hirap sobrang, kahit ako ngayon, siguro syempre, dahil bago lang yung meta, baka hindi pa ako nakakapag-adjust, pero ako nga sa ano eh, diba? Syempre, caster, pinag-aaralan din natin yan. Hindi ka naman pwedeng mupo dyan ng ano. what I mean is, ano, diba? Ako na pinag-aaralan ko, syempre, mas mabilis mag-aral yung pro player sa akin eh. Kasi sila, araw-araw sila nagagayan. Oh, okay, ganito pala yan, ganito pala yan, ganito pala yan. Eh tayo, hindi natin basta makikita, di ba? Unless we try it for ourselves. So, yun. Then, usually naman po ipika na Ogre Magi. Parang dalba lang yung rasyon niya, magpipika na post-5 Ogre. Gusto mo malakas sa lane?
then gusto mo may buff. Ayun. Yun ang dalawang rason. Tama. Kung bakit ka pipigyan ng post peg ng Ogre Magic. See you later, nerds. Hindi na rin kasi uso dahil nga hindi na uso yung Midas eh. Hindi na uso yung Midas eh. So, hindi, pero usually may nakikita ang nagma-Midas pa Ogre Magic. Pag, ano, pa pag sobrang ganda ng start ng Ogre Magic. At saka maganda kasi mag-Ogre Magic, lalo na't may mga heavy right clicker ka, which is nandyan yung Luna. And Vengeful. And Vengeful, diba? So, Bloodlust mo lang yan. Ang gawin mong skill dyan would be level. Ako, para sa akin, kahit walang Ignite eh. Pwede rin mag-Ignite para may kahit pa paano may onting slow. Pero before that, pakilala muna natin yung mga manlalaro sa magkabilang koponan. For the side of Fnatic, jabs sa kanyang Ogre Magi, DJ for his Mirana, Ice Ice Ice, sa kanyang Doom, Panes, 23 Savage for his Luna, and si Moon sa kanyang Vengeful Spirit. And sa side naman ng New Esports, we have Mozun sa kanyang pack, si Lance, ang Ember Spirit, Kendilun, Brewmaster, Yamate, Disruptor, and DDC sa kanyang Alchemist. Carlo Villanueva, what up? Shoutout sa'yo. Good evening. And thank you for the 10 stars. Pero going back, ayun. Maganda. Mag-adjust sila na lane. Ah, mag-adjust nga. Sumisilip kami ganun. Hindi kasi hindi ko makakita eh. Ayun ako na. Dito pala. Hindi siya ko na. So, ano, Ogre Magi, Bloodlust ka lang, di ba? Kahit isang level one stand. Kahit isang level 1 lang yung stun mo. Tapos, depende sa'yo kung mag-ignite ka pa. Pero kahit hindi na eh. Sayang kasi yung ano yun. Eh, no? Bloodlust mo na lang, no? Usually, may skill build kay Ogre Magi. Nakamaksa agad yung Bloodlust. Oo. 1-1 for... Saka dami kasi makikinabang. Diba? Yun nga. Ah, dalawang heroes yung nandiyan. Pwede rin naman yung Doom. Palakihin mo yung Doom since malaki na yan. Pero palakihin mo pa rin. Para mabilis-bilis kahit pa paano. Siyempre, yung Doom, hard lane yan eh, or off lane. Yeah. Pero grabe talaga yung gagawa ni Topson sa Dota. Ang daming epekto eh, no? Sabi mo, nung nag-bench pull lang siya, naging trend na agad eh. Uy, pwede pala yun, no? Alin, yung bench pull spirit, ayaw nga. Teka, subukan natin yan, ha? Yun, ginawa na ng lahat. Kumalat na hanggang sa sea. Diba? Parang naging pandemic din eh. Pero yung pandemic yung dapat na hindi kinakalat. Pero wait lang. Eto na nga, Lance. Medyo hirap ah. Pero yun lang siya. Oo, naunahan si Kuya DJ. Sakto-sakto yung Thunderstrike dun. Yung parang DJ na isaan. Ang lambot pa si Mirana. Napangito yung siguro si Kuya DJ dun. Parang mali ako dun ah. And Fire Blast pa nga yung inuna niya. At nagkakalat lang ng Sunny Side Up yan. Sana all. Oy! Speaking of itlog, yun lang. Kaya maganda yung stun na meron dito. Kasi sure ball talaga para mapatama mo ng maigi yung ano. Aha. Yung arrow ni ano. Tsaka sa tingin ko okay to na ginawa nila na ano na aggressive lineup dito sa may top. Although kaya naman ni Doom tapat ni Ember. Pero parang gustong gawin nila dito is to make sure na mapanalo yung top. Kaya aggressive trialin sila. And kung titignan mo kasi yung ano nila yung tatlong hero sa may top. Sure may sure na may mamamatay once na mga fire blast, di ba? Kasi may follow up na pana. And I think since ginawa nila to, gusto nilang gawin is mapanalo nga yung lane, then makapatay lagi and magkaroon ng access sa jungle ni Alchemist, di ba? Kasi usually mapaluwag mo agad yung jungle, no? Kung ganito yung gagawin nila, syempre mamaforce yung kalaban na dito rin magstay sa may top. And usually pag diyan nagstay yung dalawang support, magi-stack din sila sa may top. So pag nag-i-stack yung dalawang support sa may top, alam ng Fnatic na yung stack nasa top lang, wala sa baba. Wala sa baba. So, pwede no? Na i-contest. Pero ito, Yamate, tumama na naman dito yung Fire Blast. Yung sakit nung damage siya, tinitake ni Jabs dito, and Ogre Magi will fall. Meron sa kabila naman, Yamate to Jabs. Patayata. It's all good. It's all good. Pwede nung body block. Hindi makakalayo si 23 Sausage, ha? Double kill. Double kill pa nga si Mozun. Well played. Para sa inyo, Mozun. And ang tuloy ko lang siya sabi ko kanina, kung di ba pwede lang i-contest and syempre pag nag-stack ka para kay Alchemist kumbaga isang support or dalawang support mag-stack kay Alchemist pwede nang patayin nyo na Ember Spirit di ba? Oo kaso wag natin kakalimutan na may Alchemist ha Alky game to ha so and sa tingin ko free game for Alchemist tong ganitong draft kasi tag dito. Okay lang kahit ma-doom siya basta map-up niya yung chemical rage. Chemical rage siya. Walang ano eh, walang natural counter para sa kanya. Wala kang ancient apparition. Vessel carrier, pwede pero wait lang, Lance. Tingnan natin and naku, nangungulit na naman yung fuck dito. Pero ito 23 Savage ha. Tingin mo magdo-dom ito o magda-drag Lance and then Manta?
Feeling ko Draglance Manta. Ah, Draglance Manta to. Parang hindi na ganoon kaganda yung Domino. Kahit hindi na bike, Draglance Manta na lang all the way, or no? Madness. Ay, pero nice glitch. Oh, may Madness pa pala, oo. Oh. And then 23 Savage. Uy, naku. Buti na lang nakadaan. Hindi siya na body block ni. Uy, pero paano? Diba yung araw ni Kuya DJ, kahit ako hindi ko nakita, hindi man lang ako napapaganoon doon, ha. And 23 Savage. Ito kay Yamate, eh. Glimpse. Di pala siya pala yung siya pa, sa kanyang skill pala yun. Ay, pwede na tayo magsabi ng glimpse kasi may disruptor na. Shoutout kay Endo, Boss Engineer Felix. Ay, shoutout po sa'yo, Engineer. What up? Ayan. So, si DJ. Sabi, nagpapanlabo yung, ano, nagpapanlabo yung mata ko. Na-force na mag-ano, mag-ganggalagal, okay? Nung alo kayo. Pero motion, ha? Tama ba? Oo nga, musimpak. Pero ano ah? Udali na naman, 23 Savage to Sausage. Grabe ah, na-surprise ako na papanalo nila yung top lane. Hindi ko na-expect na kaya mapanalo ng ito, New Esports yung top lane. Oo, no? Kasi laki ng kinipotensya na itong ano eh. Nung lineup ng Fnatic, di ba? From stuns ni Ogre Magi and DJ. Tapos mag-follow up na lang itong ano, itong Luna. Ay, pero yun, yun lang, nabate. Kanina ka pa, makulit ka. Kulit mo pa ka. Tandaan mo, dalawang ano yan, dalawa pala silang naka-mount dito, no? Tingin mo yung last hit dito niya, no? Ni 23 sa akin. Sobrang baba. Hindi maganda. Hindi maganda yung baba. Pero, nakapesto sila para sa bounty runes. Tatry talaga nila ang contest. Makuha ba ni Jabs? Makukuha ni Jabs. Makukuha pa nga. At tingin mo kung gaano kakunan si Jabs. Nasa na yung ibabap ko? Ay, ay hindi kanina saglit. Ayun, binap yun sa malayo. Diba? Pero bounty runes mo ang tagdadalawa. Ah, mo ang tagdadalawa nga. And ano, maganda yung gagawa dito ni DDC, sariling sikap, siya na mismo yung nag-gisk. Joseph Ustarto and Felix Kawayan, shoutout sa inyo, ayan. Ay, ay yung Joseph Ustarto, lagi ko nakikita yun, Team Puyat tayo. Team Puyat, mga loyalista natin yan. Hindi lang bang Team Puyat yan. Kahit umaga, tang hali-hapon, basta lagi nakatutok yan sa Winix page. Thank you naman mga sir. Support ang tunay. Ano, lagi na lang natin dun sa top yung camera kaya, no? O, di naman... Pwede magkapatayin sa benchpool sa may mid. Baba, di ba? Benchpool mid. Kadiri, no? Wala benchpool mid, ganun. Pag ano tayo, pag dito, dali nyo sa top lane, yung try lane dito. There you go. Pero wala, ayaw talaga eh. Nilalayo eh. De, pero, may benchpool pala, tsaka alchemist, no? Di ko ramdam eh. Perform lang, no? Shoutout po, kuya. Jeg-jeg lang po. Jeg-jeg, jeg-lig, jeg-jeg. Jeg-jeg ba yung name na gusto yung pa-shoutout? Yun ata. Naka-drone yung cameraman, sabi. Sabi ni Boss Ed mo na. Pero again, hindi magandang start for 23 Savage. An- Sausage lang, pa siya ngayon. Ano yung tatawag niyong effect? Ah, yung sa ano? Sa ano yan? Sa cosmetic? Hindi na ako alam ko. Cosmically rare. Ah, cosmically rare. Oh, yung emblem, okay. Yung emblem. Ano ba yun? T-A-10 ba yan? T-A-10 nata yan eh, no? Ah, oo. Kasi so, nawawala naman yan eh. Swerte ah. Di ba nawawala yan? Yung mga ganyang emblem? Yung cosmically. Alam ko hindi yan nawawala. Ay, hindi nawawala yan? Hindi nawawala yan. Baka pinagsama-sama nila. Alam ko hindi nawawala yan. Ayan. Shoutout Mico Lipayon! Nakabado daw sa bet sa Fnatic. Naku, hindi pala tayo nakabet. Game 2. Ayun nga. Jin, live bet! May live bet ba tayo? Pwede ba tayo nung takot ka ba? Live bet! New oh, Esports! Pero man. Wait lang! Nag-games back na nga dito si Jabs! Pwede mo ba yung match winner? Kung may live. Oo! Wala, wala! Doon pa naman ako, doon ako umaasa. Yung mga ano, yung mga... Yung mga... Hindi, meron pa ba? Bukod sa ano? Sa match winner, may pwede pa bang betan? Next game. Oh, next series next, na lang. Next series. Diba? Nag-expire daw, sabi ni Bruce Pesteo. Nag-expire ang alin? Yung ano? Ay, emblem? Yung cosmically. Eh, ba't yung ano, kila Epo, hindi ko alam. Ayun lang. Pero, yun lang. Speaking of, yun lang. Walang magagawa si Ice doon kanina. Dami na naman disable nito. Oh, meron pang Cyclone. Pagbagsak, ang tagal. Palakpakan mo. If you're happy. Ayan, natiming ganyan, palakpak. Hindi, ang hirap tagal kasi niya, Namkos. 7 seconds at. Ah, 7, 6, mga ganun. 6 seconds? Diyos ko po. Brian Libre, what up? Shoutout sa'yo! Kaano-ano si Erwin? Na letter B. Eugene, nag-expire. Nag-expire mo or di nag-expire yung emblem? Alam ko. Alam ko hindi. Alam ko hindi. Kasi ano eh.
Hindi kasi si Epoy, pag nakikita ko, may emblem siya lagi eh. TI-7 natin emblem niya, TI-8. Nag-ace siya. Ah, okay. Nag-ace bar pala. Hindi ko alam eh. Pero sayang yun, kung nag-ace bar. Kasi sobrang mahal nun eh. Tapos nag-ace bar lang. Pero wait lang, ito yung sinasabi natin kanina, Dan, na kapag nagkaharap yung Doom and yung Ember Spirit, ay siguradong mabibigyan na ito ni Ice si, ano, si... Ah, ganun daw, hanggang next TI yung emblem. Ah, hanggang next TI. Okay. So matagal. Matagal. Nag-expire, pero matagal. Pero ang sakit pa rin. Ang sakit pa rin isipin yun. Kasi... Bibira lang nakakuha. Hindi, meron akong isang Pilipino na kilala. Basta hindi ko mapangalanan. Kasama ko dati. Tapos? Hindi siya pro player ha. Ano lang siya? Caster? Hindi rin. Basta, ano, back end ang esports. Tapos? Meron siya niyan, nakakuha siya. Alam mo magkano nabili nung sa kanya? Ano? Yung TI-8. Yung ano, binili sa kanya ng 6 digits. Pakalakan naman. Ganda ba binili sa kanya? Ano, mahal naman nun. Kaya sabi niya sa akin, pag ikaw, Pilage, makakuha ka nito, life changer yan. Sabi niyang gano'n. Kasi pwede mo ibenta pwede ng gano'n. Pwede mo! Kasi talagang hindi ka tatanggihan. Ang minimum daw nun, gano'n. Ah, okay. Maximum, ganyan. Pero kinuha niya sa gitna. Gano'n. Sino yung babae? Babae agad napansin ah. Ha? Babae agad napansin ah. Going back. Pero going back! Babae agad napansin ah. Kuya Manong James, what up? Shoutout sa'yo all the way from UK. Ayan. Ay. Ganyan. Not my type. Tatapusin na agad yan. Gusto na mag-CS ko ni DJ. Anong Lenica mo, resibo? Mukhang presyong ano. Hindi lang presyong Rolex yun, sir. Sabi ko nga sa'yo, life-changing. Kaya magpagawa ng bayat ng lupa. Real talk, kaya magpagawa ng bayat at lupa. Pag nagkaroon ka nga nun, sabi niya talaga sa akin. Sabi ko nga, boss, pag binenta mo yung ano, di binenta mo na, tapos, binenta ko na. Sabi ko, ba't hindi nyo pa sinama yung account? Kasi yung account niya worth 400,000 na. Pero wait lang, Moon. Naku po, natali nga siya dito sa Lotus. Oh! Pero ako po kukundun. Pero nasama yung mga ano, espiritu eh. Nasama eh, sayang eh, okay na saan eh. Pero still, that's a kill. Ay, di. For Lance. Pero nandito na. Si Ice, habang naka you and me in the moonlight shadow. Aha. Naku po, Doom is still available. Pwede nilang bigyan. Ito na, Ice. Patay. Sorry, kala ko yung ano, yung Disruptor kalaban. Eh, sa Fanatic. Sa Fanatic. sorry. Hindi, Disruptor sa ano yun? Sa... Hindi, kala ko nga sa Fanatic yung Disruptor. Kaya, inisip kong ganda na static stream kasi nahuli yung pack. Yung pala, kambi niya pa. sorry. Pero ganyan nga nandito na yung skill bin ni 23 Savage. Usually, yan talaga makikita mo. Na wala mo na Eclipse pag balita medyo ako, pag medyo hirap sa farm, di ba? Balita ko, Boss Pilage, may bagong caster babae. Oh? Okay. Sa? Holy shit! Pero, nakamit pa ba? Ah. So good. Sorry mga sir, nung ano, napatanong din ako. Going back. Hindi, alam nyo naman ako, di ba? Kahit sino naman, wala namang kaso sa akin yan eh. Pero kung tama kasi ako nang inala, na-excite ako. Yung boses mo, narinig ka. Relax ka lang. I-notepad mo. Mamaya ipipm ko after ng cast. Notepad mo na lang. Ah, pero si Moon, delikado na. Moon! Hala! Naging mooncake! Pero, how are you doing, my friend? Let's see. Pero again, Ember Spirit, which is medyo hard yung game para sa kanya. Glimpse mo si Yamate! Glimpse! Hindi pala, siya pala yung... Siya pala pero yung agandaan sa ano, no? Sa bench pool, pag napatay mo, parang ano, parang may isa ka pang kalaban. Ay, no, tapos... Ah, okay, guys. Oh! Si ano, wala na talaga yun, no? Si ganun. Sino yun? Na. Sino yun? Hindi ko alam na. Pinawisan ako bigla. Mamaya, sabihin mo sa akin sino yun. Magaling daw kumanta yun, Boss Pilage. Totoo. Magaling kumanta yun. Yun ang wala na, Eugene, yung tinipe mo?
Mamaya, mamaya tayo mag-dismissan. Kayo na. Hindi ko alam yun, ha? Shoutout daw kay Jay Spain, Sebastian. All the way from Cumembo. Ayan. Isa sa mga barangay na, no, nahirap na hirap ako. Yung mga barangay dyan sa Makati. Ay, Rembo, Cumembo. Cumembo, West Rembo, Pembo. Ah. Alam ko, di mga word na yan, ano eh, Spanish yan eh. Hmm. Alam ko, Spanish yun eh. PM mo na lang sa akin, Boss Pilaj. Kuya Manong, wala, negative na yung ano natin na yun. Hindi, mamaya, mamaya, usap tayo. Instagram, Instagram. Di ako na, hindi ako gumagamit ng Facebook Messenger eh. Ayan. Pero si Alchemist may Radiance, para-Radiance na. Nag-rate man ba siya? Okay. Saan ko lang? Uy, sayang, hindi niya nakuha yung anong story. Wala na, maano ano pa. Grabe nga sila doon! Grabe, climbing na tayo na lang ha, ng last hit. Mapatayin nyo na ako! Pero yun ko yung tarin, oo. Nitsibusi pa nga. Ay, nabili na naman yung pera niya pang ano, papeles. So, okay na din. John Bartolome, what up? Shout out, sir. Takatapos lang daw maglaro. Sorry. Pero hindi ko na-expect na ganito yung farm ni DDC. Hindi masyadong ahead ah. Usually dapat mga ganyan na sa 10k na yan. Diba? Mm. Pero okay pa rin naman kasi... Pero dapat... Hindi, mabagal timing. Mabagal timing ng Alchemist. Sa tingin ko mabagal kasi ano ito eh. Usually pag sobrang free farm ba, ano, 12. Dapat ma 12, 11 minutes may Regents ka na eh. Si... Anong... Pero kasi naubusan sila ng objective. 11 no? 11 ang pinakamababa ata. Parang 11:30 something. Pinakamabilis? Ah, pinakamabilis pala. Hindi, nakita ko pinakamabilis. Di ba si Armel? Hindi ko alam kasi. Alam ko si Jeep Armel eh. Mga o, doon lang sa event na yon. 9-10 minutes ata pinakamabilis. Hmm. Pero ano, nung sa TA, nabilisan ako noon yung kay Ana. Almost, ano, parang pagpatak ng 10-minute mark, tapos nakuha ng OG yung mga bounty, Regis na abit siya. 10 minutes. Yun ang timing, no? Calculated. Pero ito, kalkulado rin ng Fnatic ang pagkuha ng first row siya nung the game. Kasi nila mag-rush eh. Mm-hmm. If that does, plus may ano pa, Wave of Terror, diba? Mm-hmm. Plus may Madis pa dito si 23 Hub. So sa tingin ko, okay lang kahit sobrang free farm ng Alchemist kasi naka-free farm din dito si 23 Savage. Tsaka kaya naman ng ano yan, ng Luna and Vengeful, tapatan sa late game yung Alchemist ba? So mukhang si DDC, since medyo hirap na sila, dito sa game na to, kahit na lamang sila sa kills, in terms of network, lamang ayun o, sabi ni Jun Sanchez o. Diba? Ang alam ko, ang alam ko talaga si Chip Armel eh, Birmingham. Ilang minutes yun? Basta alam ko parang 11-something yun eh. Mga ganun. Eh di, kung 11-something, mas mabilis pa rin yung Rihanna. Ah, okay. O 10. Kasi ano yun, below 11 yun eh. Di, kasi ang ginawa ni ano doon, nakuha ni Armel yung timing doon nung ano, nung pag level 6 niya. Regens na agad siya? Teka lang, hop. Pero eto, Moon, naku siya na naman na naiwan dun sa Lotus na ginagawa nung Dream Coil. Pero ugunta naman, nung Kinetic Field Static Storm combination and Moonlight Shadow will be pop. Wala munang kakanta ng DTNS, let's see. Ice, nakatago, may BKB na pala yan, naku po. Sino yung naka-doom? Sayang di namatay yung ano. Si DDC, pinalo pa nung Tabatots. Sayang di namatay yung Storm, ano, Storm Spirit na... Primal Spirit. Yung Primal. Oh. Yung Wind. Oh, yung pero, op. Lance. Naku, nang gugulo. Pero lightweight lang. Naku, pat. Parang dito. Yung ano ah. Yung Malala Eclipse parang nasa mali ah. Mukhang kailangan mag-back ng Fnatic dito. Oo. Oh. Minus 2 na nga sila. That's a 2-1 exchange in favor of ano ah, no esports. And 23 Savage. Pero wala na kasing gold. So, at least buhay naman dito si 23 Savage. Pero, ang ganda. T-fight para sa inyong new Switch. Kasi alam nilang timing na nun para pumala kasi may Brew Split. Then may Regents na si Alchemist, diba? And, why? Ayun, sabi sa chat. Ano? 10 minutes lang din daw yung kay Chief Armel. Ah, okay. Ang, 10 minutes. Hindi ko maano yun. Kasi, inano ko yun eh. Nung tinignan kong maigi, finors kasi ni Chief Armel yun. Ah, wala. Na, level 3 yung ano yung poison. Pero wait lang, 23 Savage. Delikado na naman siya dito. Naikulong pa nga siya sa Kinetic Field. May iba pa ba siyang item nun buod sa ano? Sa Regen? Di, meron. Ang maganda kasi doon, yung Tri-Camp kasi, pinilit niya yun. Di nakas, may mga stack. Nung pinilit niya, saktong-sakto, pagka-hit nung oras, nung stack, nagkaroon siya ng, ano, nagkaroon siya ng level 6 siya. I think yung 5 minute at 5 minutes. Oh, kasi meron ang bounty nun may XP pa eh, di ba? Nung Birmingham. Pagkakuha nung ano, nung bounty runes, nag-level 6 siya, nakapag-chemical rage, naubos niya yung ano, ah, yung camp. Naubos niya yung camp na yun.
Basta yung timing niya sa Chemical Rage doon, sobrang liit nung ano. Kaya nung nakuha niya yung ano na yon, yung tri-camp na yon na may stack, na ano niya, na hit niya yung 10-minute mark na yon. 10.5 daw, ayun sabi ni Ellie Hernandez. Pero diba? Teka, ah, Blade Mail Strat sila. Ooh, Blade Mail Strat? Ah, pwede na mag-Blade Mail yung Brewmaster. Huwag ka nang mahiya. Mahiya ka pa. Then, mag-aagal sa agad si Alchemist. Kanina naka-queue eh, pero mag... Hindi, yung ano yun, yung Disruptor. Hindi, kanina naka-queue ng ano yun, ng agayim si Alchemist eh. Saglit na lang yan. Pero eh, may BKB na dito si Alchemist ako. Yun daw, si Atun. Ay, hindi ko na alam. Basta, importante na kapag-radiance. Ang importante, hindi ka, ano, hindi ka mag-radiance ng 18 minutes. Oo. Sobrang tagal nun pag ganun. Kasi hindi ka naman Spectre. Oo. Hindi ka rin, ano, Monkey King, hindi ka Kun ka. Diba? Pero kasi masyadong, ano, parang, masyadong na mabagal kaya Alchemist yung mga timing ng radiance pag nakuha mo siya na 14, 15. Hmm. Masyadong matagal yun. Ako nga, naging basihan ko ngayon, Diffusal, ano eh, Diffusal 12 eh. Teka, parang teka. Oh, Lance. Tingnan natin kung magiging 23 sausage na naman tong ano. Eh, pa, alam, nakita niya na. Pero alam ba nila may blade mail din dito si Ember? Pwede kasi nila mo. Lugi fanatic dyan. High ground yung ano. Pero ito na, natitimpla na nga. With this chemical rage, 23 savage. Ayun, napuluta. Naging 23 pero sausage may, siya talaga. Nag-glimpse back pa. May meteor hammer doon. Pero si Lance, delikado. Aegis movie pop. Tingnan natin. Hop! Napakagandang kinetic field static storm pero sa germs. Pero wala nang huli, wala nang huli. Oo. Hindi, yung germs, yung germs. Okay, yung germs. Masatsa ka yung bulaklak. And wala nang static storm plus dito, coil. And primal split. So, for sure, makakuha na ano to, ng Fnatic. Kaya itong Tori. And na-expose. Ah, hindi. Kanina pa pala expose yung ano. Ang bilis ko muna, ano, no? Napansin ko ng Fnatic ng ano, ng... Ito mong reliable source itong sabi niya, no? Ato 9 minutes daw, tas si Kramer. Ah, si Kramer nagdodota? Si Dog Kramer? Oo, yun, 9.43. Hindi, joke lang. Hindi ko alam kung sinong Kramer yan. Si Chappie daw, 9.58 din, oh, Kiana. Oo, sipin mo, nandun ba si Chappie, oh. Di ba sabi ko sa'yo, yung Kiana, yung sa ano yun, eh, T8. Tama, T8. Pop, pero wait lang. Fuck! Ayun, pagbagsak. Inataw nung ano, tabatuts. And immediately going for his buyback. Sorry, pero oh, 23 Savage. Ayun. Namatay na naman yung Luna and DJ. Nasayawan siya. At yung dulo ng Slight of Peace ang papatay sa kanya. Pero Jabs, patakaya muna. Yeah. Back muna tayo. O hindi pala, ako lang. And triple kill for this Ember Spirit. Pero DDC, nakapatay din ng isa. Mm-hmm. Uy, ayos, ayos. TI9 ba yun? TI9. Niisip ko mo TI8 yun o TI9 eh. Naalala mo yung Eugene? Yung lineup ng OG nun is Spirit Breaker, Darkseer, Alchemist, Chen, tsaka tayo ni si Topson. Tapos kalaban nila LGD. Kalaban nila LGD, nakalimutan ko lang kung TI8 yung TI9. Yung 10 minutes lang yung ano yung Radiance ni Alchemist. Hindi yan. Teka, sesearch ko sa YouTube. Sesearch ko lang. Pero ito, to, pumupush na ang ano rito. Ang new esports. OG vs. LGD. Sa TI9, isang best lang naman sila nagtapat eh, no? Sa TI9. No? TI9. OG, LGD. Hmm. Matandaan eh. Pero wait lang. And mamamatay nga, eh, itong si, ano, si Candy Bong. Eh, Candy Bong. Si Candy Loon. Ah, tama. Ano, ito, toto. Ito yun, no? Ayan, ayan. Semi-final. TI9. Tama. Wait lang, titignan ko kung ano timing ng Radiance na dito. Right now. Pwede yung pinto. And right now. Atin. And right now. Hot dog. Oo, oh, medyo bumagal kahit may Alchemist eh, no? Paano? Pa-escape? Ah. Titingnan ko lang kasi yung kaya na yung dito. Pamit nga ako saglit. Oo nga, ano nga. Eto. Tapon di... So yun na nga. Sige, mamaya.
Well, 20. One. Ito, alam mo, ano yun, no? May medyo off. Yung ano? Yung game. 1K good lead. May alchemist yung kalaban. Ha, ito, no? Ayun, no? Usually, dapat lalamang sa network yung may alchemist. Pero, ano, props dito kay Yamati, ang base nung anya, farm niya. Ayun, no? Two Bracer, Stretch Quailing. Grabe nga yun, no? Grabe. Two Bracers. Sige, okay, thank you dyan sa mga nag-ano dyan, ha? Nagbibigay ng mga insights. Yan. Alam ko yung we appreciate it, mga sir. Alam ko yung Kiana dito. Teka, titignan ko. At saka yung mga viewers natin din kasi nakikita nila. So, yung Kiana naman, pala, yung item niya nung nag-radiance na siya is eto. May face boots, may soul ring, bracer, quelling, tsaka tama ba? Start man shield. Pero hindi, kaya, ano kasi sir? Sino yun? Shoutout kay ano, Sir Jacob Abela. Hindi kasi sobrang bagal nung timing nung regions niya. And medyo crucial. Siyempre, second game to. Diba? So, pinopoint out lang natin yung kagad. Napagkumpara lang. At saka yung ano rin, alam nyo naman ako eh, ano ako lagi eh, proper timing and execution ako eh. Siyempre, pag hindi mo na-hit yung timing mo, malaki kasi yung chance na hindi ka mananalo dun sa... So, item check daw muna tayo, sabi niya. Okay, so quick item check. Ogre okay, Magi. Bill of Discord. Okay. Ang pagbabalik. Mutual Armor, then Yules. Yaman ni yun. Yaman ko yung DJ, no? Then Shiba. Mas naman yung Mutual Armor ka. Kasi mabilis ka talaga mag-farm, eh. Well, tama lang din naman yung build niya ng Sangya siya. Pero siya, ano, nakapag-domi po. Ah, siya yung nag-domi. Ah, may bench pull nga pala. Oo. Babagay naman. Parang sabi yung... Easy... And AC Blade Mail. Ano yung next item niya dito? Uh-huh. Bibili niya na kaya ng Aghanims sa kanyang mga tropa peeps. Pero may Aghanims na ba? Wala pa Aghanims dito si Disruptor. Siguro ito na lang iniintay nilang timing. Pero nag-roll siya na yung kabila. Yung Fnatic. And kailangan second Russian? Oo. Second Russian to. Pero ipokotest na nga nila. Ito, lalaban sila rito. Concoction, pero pumasok agad dito. Nakuha ni Savage. Nakuha ni 23 Savage. Swerte. Pero yung may kinetic field static storm combination, yung Eclipse, medyo kumakati yung damage. Kaso nabalik din. Pero Aegis will be pop. Nako, round 2. Si ano, si Luna. Nako po, and Motion will also fall. Same as 23 Savage. Hindi magandang balita yan, ha? Nag-buyback pa nga dito ang dalawang miyembro ng Fnatic. Tingnan natin. Op. Hindi pa pumasok dun sa kinetic field. Hinahabol na yun, no? Sakit! Yun lang yung inaantay niya, eh. Yun lang yung inaantay ng New Esports, eh. Yung play, ano, yung Eclipse. And ano, ganda nung Static Storm nun. Laging nahuli dito si Vengeful. Sa Static Storm. Kaya wala masyadong magawa si Moon pagdating sa teamfight. Na-force pa yung buyback niya. So, well played dito sa New Esports. Kahit nakuha ni Luna yung Aegis. Pero kasi, nung nakuha niya Aegis, then, nung bago siya mamatay, bago mag-pop yung Aegis, nagamit siya yung BKB, tsaka ano niya eh. BKB dyan yung Eclipse, so nung pag-aboy niya, wala na siyang nagawa. Pinagtitira lang siya ni DDC. Caster na pala si Koke. Sino sa aming, sa aming dalawa? Mausay ka nga doon. Pero DJ, nag-creep skip na lang. Kaso, kita ba siya? Kita siya. Naku yun lang. Eclipse eh, oo. Pag-use pa, so wala na ata siya. Hindi pa ba? Wala na rin, oh. So, two man down from the side of Fnatic. Naku po. Well, mabubuhay na naman yung Ogre Magi. So, let's see. Hirap nito. Labi na, may nag-vessel ba sa, no? Sa side ng Fnatic? Fnatic. Vessel. Fnatic! Wala. Wala. Si Doom ang buo na yung Shiba niya. Then, next item na. Stagen. Nasa Alki pa yung keso. Oo nga eh. No? Sakit nung ano? And ano, agam sa dito yung Disruptor, guys. So, mas mahirap yan. Hindi ka makakapag-item. And kung tingnan may setup dun sa Static Storm niya, marami. May Searing Chain, may Coil, plus yung Concoction, di ba? Pero eto, lumalaki na yung lamang. And iamate na. Ah! Pero nakapag-BKB. Nakapag-BKB, bago lutuin. Parang alamata ni 23 Savage, ha? Alam niya atang may ano, may Aghanims. May Aghanims September kasi ginamit niya agad eh, no? Pinapili na agad. Pero sayang yun kung na-timingan niya, di ba? Game 3 coming. Di, walang game 3 to. Wala pong sinin ito. Ano to? Base of 2 lang to. Wala po, base of 2 lang po lahat ng ano natin, 1 Esports. Pero TP. Wait lang. Ice. TP out lang.
Mahirap dito pag nag-aabisal kaya yun, no? Hindi nila na-deny. Magano kaya, mag-aabisal kaya to? Sure ako mag-aabisal. Hindi nila deny. May siyang 5K, hindi ko nakita yung naka-queue, eh. Hindi nila deny, but hindi nila deny. Best of to lang pa, ah. Alam na ata nila, parang alam nila mabubuhay dito sa Doom. Pero yun lang, si comparing DJ na ano na. Siyang nabigyan dito ng Dream Coil. Nag-inom pa. And DJ will fall. Ayan. Hindi ko nabili sa Alchemist, ha. 5-7 yung network niya. Ay, network yung kanyang gold dyan. Ayun, nabukasan ng 400. Kita yun, kita. Alam ko, kita nila. Kasi nag-smoke sila, ano yun. And? Deny the ages. Natin to. Gagawin to. TP out lang. Delikado siya. Delikado siya dyan, eh. Ano, tumunog yung outpost, eh. Alam niyang, ano eh, may tao dun, eh. Alis na lang siguro. Sino nanalo round 2 ng TNC versus Reality Rift? TNC, di ba? 2-0 yung game natin kanina. Ah. And buo na. Yung YouTube po, ina-upload na po. Wait lang po. Ah, mga sir. Ayan. So, buo na. Kulang na lang dito is yung... Ayun, may bad. Anong sasabi mong pillage na? Anong sasabi mong kulang? Anong sasabi mong pillage na kulang? Mayaman ako, kulang ako. Kulang yung sinukli sa kanya. Mayaman ako, pillage. Anong kulang? Kulang nga yung sinukli. Nagbayad ng 6K, may binalik na 600. Dapat yung secret shop kahit pa paano may discount na yun. Kailan kaya magangyari may discount? Kasi yung hirap ba hanapin? Ano ba yun? DDZ ba yan ng Arrow Gaming? Yep. Yes, yun, sir. Siya po yun, wala pong iba. Ito. Nakatok-katok po sila, Tekken Tower. Hindi na pwedeng gawin ni Ice yung mga TP sa face locks kanina. Ha, nag-abisan na nga dito. Abisan. Uy, pero na-doom! O, pumasok! Ano, chemical rage! And na-doom niya nga agad dito, etong si DDZ. At ayaw tigilan ni Ice. Kaya niya daw abulin eh. Yun lang, ang ganda. Nung kinetic build, the Blue Master Split. Patay ata si Ice dito. Sayang, sayang yung Doom. Pero 23 Savage. Ito mahirap. Nag-eclipse na siya dun. Pero nice dodge by Lance. Oo, and Kendilun. Ayun. Kaya ba? Ako, nag-inom pa. Pinainom ba yung Bomba Natic? DJ? Alay. Meteor Hammer na lang. Well played. Para kay Ice yung patience niya na magtago lang sa 3 line. Then, hanapin niya lang si Alchemist. Kala ko ban yung DDC. Well, DDC. Sino ba? DDC, DDZ. DDZ? DDZ? Si ano DDC? Lang po siya? Si DDC hindi na ban? Apo. Hindi po siya ban from playing Dota. Ban lang siya sa Valve. Ban siya sa Valve events. Which is Majors, TI, Minor. Ayan. Minors, yan. Bawal po yan. Kahit yung padating ngayon. Kasi di ba bago na nga yung format. Pero wait lang, Lance pumasok. Kay 23 Savage. Napakahusay. Pero 23 Savage will still fall. Same as Moon. 3 man down sila ngayon. Walang buyback sa ano, si Moon pa. Dahil back yun. Si Jabs. Naku, si Kuya DJ, nandun din. Yunols lang. Yung araw, nandun din. Hindi ba takot si Kuya DJ? Ang sakit naman nung surfboard. Naku, maubos na tayong kanyang leap. And, ayun lang, may detection. Hindi mamamicro ni Kuya DJ. Itong buong tropa na ano. Pero ang ganda ng kinawa niya na ano niya. Nahatian niya yung attention ng ano. Pero gandang Static Storm. Baya Disruptor. Okay lang kahit namatay. Basta na bad down yung Static Storm. And pinaka-ideal target yung ano na Static Storm niya. Dalawang core. Kasama pa si Vengeful, di ba? Kasi kung tutusin, kung wala si Vengeful dyan, pwede niya i-swap out lang si 23 Savage, di ba? Para mabuhay. Tutok na tutok yung ano natin eh. Dun sa... Ba't po siya naban? 3-2-2. 3-2-2 ang reason. Yan naman po madalas ang ano, ang mga reason for ban. Lagi naman 3-2-2. Hindi naman pala, I mean, yan yung madalas para. Yung sabi ko, lagi. Pero, bilis. Lusaw yung entry sa Tower. Miso electricity dun. Silin ba? Miso na katama silin na. Mukhang makakuha sila ng set of racks. Sa kabila kasi, Tower and Melee racks lang yung araw. Hindi pa. Hindi pa. Tier 3 tower lang yung nakakuha nila. Diba? Galing ng ano eh, no? Talagang kahit sinong mag-blade mail eh, mamamatay at mamamatay yung doon eh. Para sa akin, ang sobrang hirap dito sa side ng Fnatic once na magkaroon ng Agames din yung pack.
Kasi mangyari, pag may aganim si Pac, syempre may Dream Coil. Kahit ipop mo yung BKB, naka-stay in place ka lang. Nakatali ka. Then, after na mawala yung Dream Coil, sure na sure, matatamaan ka na ng status. Ayan, oh, and speaking of, ayun, ganun ang gagawin. Ayang. Pero ice. Still managed to pop his BKB. Ayun lang, nakapag-primal split din. And napanasin mo, na panasin mo soon, patay yung Pac. And buyback will be immediately used. Tingnan natin, mamaya mo na antayin yan. Mamaya pa babagsak yan. And kinetic feed, sakto-sakto yung buong tropa ng TNC doon. While si Candy doon, naiwan and patay. Etong Brewmaster. Dieback and dieback. Tingnan natin, nakubo. Ice. Delikado. And mamamatay din yung Doom. Naku po, ito na yung Eclipse. Kaso wala na ata mag-blade mail. Hindi naman yung makokontrol yung bagsak. And Lance will fall. Walang buyback. Tatlong heroes dito sa side ng Wii Sports. Yun ang mahirap. Lumabang kayo nang wala pa palang buyback. Wala silang buyback. Wala silang buyback. Walang pira. Buyback din yung pack. Si Ember. Kulang ng gold. And pero, Luna yan eh. Oo, Luna yan. Alak ka. Candy Luna, naging Candy Bong real quick. Anong nangyayari? Buyback status ay? Ah, ito. Ay, hindi pala. Ayan, buyback status. Ay, sorry. Why? Oh. Nakayari. Isang, ano lang, engagement. Loko! Nangyari! Pero wala silang creeps ah. Pero diadaan na lang nila sa tiyaga. Ambilis din naman nila bumasag kahit pa paano. Oo, yun nga eh. May Luna kasi yan. Mabilis talaga bumasag yan. Ang nagtataka ako, bakit sila... Diyan, tsaka nagtaka ako, gusto pa nilang mag-re-engage kahit walang static storm, di ba? So, nandito na si Alchemist. Pero, bigay. Ito, pumasok na rin eh. Pero, sakit yung follow ni DDC. Okay to, aalin niya yung sarili niyang buyback. Op! Naswap! Yun lang! Pero ginamit din naman yung static storm. Ha? Eh, nag-buyback eh. Hindi ko alam ba't ginamit niya agad yung statics nung hindi niya muna inintay mga kampi niya. Oo. Para may follow-up man kahit pa paano. Naloko na si Yamat eh. And ano na nila to? Ito take risk na nila to. Susugal na nila. Basta makuha nila. And ayun na nga. Mega creeps. Hindi ko alam kung bakit ganun DDC. Napapasok pa siya doon. And pumasok din itong pack which is dieback. Hala! And late mail. Kumakata yung balik kay 23 Savage ah. Pero teka, ano ba ito? Candy Loon, nag-pop na rin ang kanyang Brewmaster and double kill yan para kay Moon. Dieback ng Alchemist. Yun na nga! Alam mo, mapatay pa. Uy, pero yun lang, temahan ng cast range. Ang 350 cast range kasi yung kinuha ni Loon eh. Kaya sobrang ano. And Candy Loon, tamang lakad ka na lang dyan. Mung GG na to guys. Di, misplay kay ano yun? Misplay kay Yamate yun? Oo, dalawang ano, hindi. Tama, dalawang beses na ano, yung static storm niya medyo palyado. Kasi kay Doom, tapos yung kanina. Ayun, pero ito, again, static storm. Pero tumatay, wala si Savage. Wala gagawin si 23 Savage eh. May satanic din naman siya, nagpop na siya bago. May pala din shirt pa. So bago lang din mano, bago lang din. And there you go. GG mga sir, good night. Ay rin talaga. Bago rin kasi ba mailuto yung static storm, nakakapag-pop na siya ng item. Oo. Hindi, tsaka okay lang kahit pa static storm siya eh. Kasi may ano ha, may paladin sword, tsaka may satanic. Di ba? Talaga pa, tatayuan niya lang yan eh. And well played dito sa side ng Fnatic. Isang ano lang no, isang pagkaamali lang sa team isang fight. Isang one wrong move lang. Oo, nadali yung ano dun, yung isang, new esports. Sayang naman. Isang maling one wrong and, move lang talaga. Kasi, kung titignan mo, kung ano kasi, kung manali dito yung new esports, ito yung pangalawang 1-1 ng Fnatic kasi unang naka 1-1 sa kanila Boom Esports. Oh. Pero since 2-0 na naman another 2-0. So Boom Esports pa lang yung nakaka 1-1 sa kanila. And lahat ng series na nilaro dito ng Fnatic puro 2-0. Ganun kado ano lakas ang Fnatic ngayon dito sa IO Esports. Alam mo yun, no? Alam mo yun yung biglang natapos. Oo. Bakit biglang natapos? Kasi inisip mo may Alchemist. Wala yan, tapos na yung biglang natapos na nalo yung Fnatic. Bigla nag-choke. Diba? Nag-crumble bigla yung ano doon, yung new esports. Sayang. Hindi, nanginayang lang ako doon sa Alchemist. Sayang lang. Na... Dahil sa tingin ko, ano na yun, new esports na yung mananalin, di ba? Pero dahil lang doon sa isang yung, engagement. Ano, yung isang engagement din, plus yung nanginayang ako doon sa Alchemist, yung pasok niya, yun lang ng huli. Ah, tama. Yung pasok niya doon sa huli. Ah, yun namatay siya? Tapos buyback? Hindi kasi sa tingin ko, okay yun. Okay yung play na yun. Kasi kailangan niya i-alay niya yung buyback na para lang maka-respond. Kaso yun nga lang, si Yamate,
Nainip, nag-static storm na agad. Hindi niya mo hindi niya inintim yung kakampi niya para sa follow-up. Kasi masakit naman yung static storm. Pero kailangan, hintayin mo rin yung mga kampi mo para yung static storm maging lethal, di ba? Maging fatal. Kasi kung siya lang mag-isa, yung static storm lang is mag-isa, yung papa, yung ano, yung follow-up dun sa mismong skill niya, wala. Wala, hindi mamamatay. Junes Yanga, tibay nila DDZ, Mozun, mga X-Arrow, nagdo-dota pa rin. Siyempre. Tati ko naman may mga iba na yan, may trabaho na yan, mga iba, no? Siguro, malay mo, natuto na sila dun sa, ano nila? Hindi, tsaka, siyempre, kung, kaso yun nga lang, branded ka eh. May ano naman eh, kumbaga may outside career naman eh, bukod sa Dota. So tingin ko may mga career na yan. Kumbaga, malakas pa rin talaga sila sa Dota na... Malakas pa rin naman mag-Dota yung mga yan. Kasi yun nga lang, na-branded lang ka na. Ito naman ngayon, kitang-kita naman natin na misplay, di ba? From Yamate and... actually, si Yamate. Kaya nang inayang ako eh, kasi yung Alchemist, ano ni... Nasa peak na yung Alchemist nung ano niya, nung lakas niya. And... Siguro kung kaya pa namang may ilalakas pa nga yun eh, may pwede ka pang bumili ng moonshard, pwede ka pang mamigay ng aghanims, di ba? Pwede ka magpalit ng item kung gusto mo. Eh ang problema yung mga kakampi. De tsaka kung titingnan mo kasi si sa engagement or tama sa mga team fight, parang si DDC tsaka si Yamata lang bumabawas. Si Lance hindi ganoon kasakit yung damage output niya kasi puro defensive item, siya, Blade Mail, dun Lotus Orb. Eh, ang ganda nung ginawa nila ngayon, no? Nung inisip nila yung Blade Mail. Ah, no? Blade Mail against Luna. Ang ganda nung Blade Mail na, ano? At saka dalawa silang naka-Blade Mail. Ah, tama. Diba? Aray na nga. So, yun, mga sir. 2-0. Nalinis. In favor of Fnatic. Tapos, ang next game natin, anong sabi ni Julius Young? Ban pa rin sila sa TI, tama? Oh, sir! Oo. Oh. Valve, basta Valve. Pala, Valve. Hindi pala TI, sorry. Valve Major, events. TI, minor. Basta Valve events, doon ka ban. Which is, alam mo yun, para kang maglalaro sa ano NBA pero hindi ka pwedeng lumaro sa finals. Oo. O kaya basketball player ka, may tira ka. Alam mong magaling ka, kilala ka sa buong ano mundo, pero bawal kang lumaro. Sa liga-liga ka lang ng barangay. Sa barangay ka lang, hindi ka pwede sa mga big leagues. Hindi ka pwede mag PBA, PBL, kung meron pa man, yung kay Pacquiao no, yung basket, NBA hindi pwede. Yun, ganun kahirap yung sitwasyon, 'di ba? So, yun mga sir. Next game natin. T1 versus Neon. T1, maganda rin to. T1 versus Neon Esports, baka and, naman. And magkakas. Kami ni Sir Mike. Aha. Okay? So, break muna mga sir. Ayan. Again, maraming salamat sa mga nanood. Diyan lang kayo mga sir ha. May next game ba tayo? Okay? Kami mga naging cash nyo for this game. This village. And ako si Dan. Ayan. And break muna tayo. Nantayin lang labi and then pasok agad tayo mamaya. Para dun sa bakbakan, T1 versus Neon Esports, baka naman. 6 a.m. pa lang.